Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. Guys, kayo ba ay humahanap ng trabaho dahil wala kayong trabaho ngayon? Or gusto nyo magpalit ng trabaho dahil nahihirapan kayo sa trabaho nyo ngayon? Ang i-share ko sa inyo guys ay pamakahanap kayo ng trabaho na gusto nyo at yung mapuntahan nyong pwesto ay talagang yun yung gusto nyo na trabaho. So guys, itong i-share ko sa inyo ay napakaganda nito na pampaswerte para makahanap ka ng magandang trabaho na gusto mo talaga. So guys, bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong gawain, sa mga ganitong pamahiin o ganitong pampaswerte, i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. So ngayon guys, i-share ko to sa inyo dahil maraming nagre-request sa atin, gumawa daw tayo ng ritual para doon sa mga taong walang trabaho, para makahanap sila ng trabaho. So guys, itong ituturo ko sa inyo ay kailangan talaga maghanap ka ng trabaho. Hindi yan kusang darating sa'yo na halimbawa gumawa ka ng spell na to, tapos nakatigil ka lang sa inyong tahanan, hindi ka naman naghahanap ng trabaho or wala ka naman pakialam sa paghahanap ng trabaho. So guys, hindi yan darating sa'yo, hindi kakatok sa'yo yung trabaho, hindi kakatok sa bahay mo, sa pintuan ng bahay mo, yan trabaho na yan na, oy Juan, yung trabaho, hinihintay ka na, hindi yan gaganon guys. So kayo ang kailangan humanap niya. Itong ituturo ko sa inyo ay para matanggap lang kayo sa trabahong ina-applyan nyo, hindi para yung trabaho mismo ang kumatok sa inyong tahanan. So guys, kailangan nyo dito ng sipag at tiyaga para makahanap kayo ng trabaho, para umasenso kayo sa inyong pamumuhay. So ito guys, i-share ko ay talagang effective at napakadali lang nito para kayo ay makahanap na ng trabaho nyo. Guys, ang kailangan nyo dito ay isang papel. So typewriting na lang guys yung gamitin nyo. So guys, ito ay malaki. Kaya itong side na to lang ang kakailanganin nyo. Ito lang malaking, ito lang bahaging ito ang gagamitin nyo. Ganito lang kalaki yung gagamitin nyo dito sa ritual na to. At guys, kailangan nyo dito ng ink na kulay black. So pwede na guys yung ball pen. So tanggalin nyo siya ng dulo para lumabas yung ink niya kasi gagamitin nyo yon. At kailangan nyo din ng ball pen talaga na panulat dito. So kailangan nyo ng ink na kulay black at ball pen na panulat din dito. So magkaiba yung paggagamitan natin ng ink at saka nung ball pen. Yung ball pen ay panulat natin. Yung ink ay ipapaliwanag ko mamaya kung paano nyo siya gagamitin. So guys, kailangan dito ay black ball pen at black ink. So guys, ganito lang yung gagawin nyo. So isusulat nyo dito yung buong pangalan nyo kasama yung apelyido nyo. So buong pangalan guys ha, buong pangalan. Hindi pwede yung kung ano lang yung tawag sa'yo. Kailangan ay buong pangalan. So guys, pwede nyo rin itong gawin kung halimbawa yung anak mo ang naghahanap ng trabaho, pwede mo rin itong gawin para sa kanya. Kung hindi niya magawa sa sarili niya, ay pwede mo itong gawin para sa kanya. Pero guys, siguraduhin nyo na yung gagawa nyo ng spell na ganito ay gustong magtrabaho, gusto niyang humanap ng trabaho. Dahil kung hindi siya hahanap ng trabaho, hindi rin siya matatanggap. So pwede nyo gawin to, pwede kayong gumawa ng ganitong ritual para sa mga gusto nyong gawan. Halimbawa sa anak o sa asawa mo, yung asawa mo naghahanap ng trabaho pero hindi siya makahanap ng trabaho, pwede mo siyang gawan ng ganitong spell. So isusulat mo lang dito yung buo niyang pangalan kasama yung apelyido niya at birthday niya. So buong pangalan, apelyido at birthday ang ilalagay nyo dito sa papel. Tapos itutupi nyo to ng dalawang beses. Yan. So guys, ang pagtupi nito ay papasok dapat sa inyo dahil kailangan dapat ay papasok sa inyo para pasok talaga sa inyo yung swerte. So ayan, kailangan papasok sa inyo. So dalawang beses nyo siyang tutupin. So guys, ito makapal lang to. Ang kukunin nyo lang, ganito lang kalaki. So putulin nyo siya para siya ay maging ganito kalaki at maging manipis siya. So pag natupin nyo na siya ng dalawang beses, banggitin nyo yung spell na isusulat ko dito sa screen. Ayan, nakasulat siya dyan guys. Tapos, saka nyo siya papatakan ng ink. Guys, kapag natapos mo na ang ritual na to, ay itabi mo lang itong papel na may ink. Itabi mo lang itong ritual na ginawa mo. So, pwede mo siyang ibalot sa plastic para hindi ka kapitan ng ink na nakalagay sa kanya.
habang binabanggit nyo yung spell na nakasulat dito sa screen, ay papatakan nyo na siya ng ink na kulay black. So guys, ang paggawa nito ay tuwing Tuesday o kaya ay Friday lamang. So, kahit anong oras nyo siya gawin, pwedeng gabi, umaga, madaling araw, kung anong oras nyo siya magagawa. Walang oras dito guys, kahit anong oras, pwede nyo itong gawin. Basta tuwing Tuesday at Friday lamang. So guys, ito ay gagawin nyo sa karamihan ng tao. Gawin nyo ito ay dapat maraming tao. So, pwede nyo itong gawin sa park, sa kung saan guys may maraming tao. So, hindi nyo naman kailangan na sabihin sa kanila na gumagawa ka ng spell. Basta hayaan nyo lang sila na tumingin sa'yo. Hayaan nyo lang sila na magtinginan sa'yo. So, basta dire-diretso lang yung paggawa mo ng spell. Paggawa mo ng ritual. Dire-diretso lang. So, guys, ito ay gagawin mo ay sa karamihan ng tao. Pwede nyo gawin ito sa mall. Pwede nyo gawin ito sa park. Kung saan maraming tao. Kailangan maraming tao ang nakatingin sa'yo. Hindi naman as in yung tinitingnan ka, yung binabantayan ka habang gumagawa ka nito. Yung bang parang pinagtitinginan ka lang, parang ganun. Pero yun guys ang kailangan. Kailangan gawin nyo ito ay sa karamihan ng tao. Pero hindi naman guys, kailangan yung nakabantay sila sa ginagawa mo. So, hindi mo naman kakilala yung mga yan guys. Hayaan mo lang sila na magtinginan sa'yo. Basta dire-diretso ka lang sa paggawa mo ng ritual. So, ganun guys ang ritual na to. Napaka-effective nito guys kung yun ay magagawa mo. Pwede kahit anong oras ito gawin. Basta Tuesday o kaya ay Friday. So guys, kahit nasa park ka at wala namang tao, hindi mo ito pwedeng gawin. Kailangan talaga ay maraming tao kapag ginawa mo ito. So guys, hindi pwedeng porket nasa park ka, so dyan maraming tao. Pero sa araw na ginawa mo to at walang katao-tao, ikaw lang or iilan lang ang tao, ay hindi mo to pwedeng gawin. Kailangan ay maraming tao. So kailangan 5 pataas yung tao na nasa paligid mo na pauli-uli sila kung ano mang ginagawa nila sa buhay nila. Basta wag mo lang silang pakialaman. Basta gawin mo lang yung ritual mo at wag mo silang pakalman. Huwag mo silang intindihin. Basta gumagawa ka ng ritual mo sa karamihan ng tao. Hindi pwede yung dadalawang tao, tatatlo yung tao. Basta dapat ay 5 pataas ang tao na nakikita mo sa paligid mo kapag ginagawa mo itong ritual na to. So yun lang guys. Kahit na nasa park ka, kung wala namang katao-tao, hindi mo to pwedeng gawin. So guys, kapag nandiyan ka na sa park at marami ng tao dyan sa paligid mo, nasulat mo na din ang mga kailangan mong isulat at naitupi mo na din siya, papatakan mo naman siya ng ink. So 11 times mo papatakan siya ng ink. Guys, basta nakatupi na siyang ganyan, tapos banggitin mo ng 11 times yung spell, tapos 11 times din siyang papatakan ng ink. Guys, kapag natapos nyo ng patakan itong papel ng ink, guys, 11 times yung babanggitin yung spell, 11 times nyo din siyang papatakan ng ink. So guys, kapag nakompleto nyo na yan, sa karamihan ng tao, kapag nakompleto nyo ng gawin yan, ay itago nyo lang yung papel. So, itago nyo lang to, ilagay nyo siya, maganda kung ilalagay nyo siya sa plastic para hindi ka makapitan ng mga ink, para hindi ka magdumi. So, ilagay mo siya sa plastic, tapos itago mo lang. At kapag natanggap ka na sa trabaho, ay pwede mo na siyang itapon. Pwede mong ipaanod sa ilog, itapon sa dagat, or itapon sa basurahan, or kung saan nyo gustong itapon, pwede nyo na siyang itapon. Pwede nyo rin siyang ibaon kung gusto nyo. Guys, kayo nang bahala kung paano nyo itatapon yung papel na may ink. So, ganun guys yung gagawin nyo. So guys, tandaan nyo, ang paggawa nito ay tuwing Tuesday o kaya ay Friday, kahit anong oras. Maga, tanghali, hapon, madaling araw, kahit anong oras, basta sa karamihan ng tao nyo ito gagawin. Dapat yung taong nakikita nyo ay 5 pataas. So, hindi pwede yung iilang piraso lang yung tao. Kailangan ay maraming tao kapag ginawa nyo ang spell na ito. Guys, tandaan nyo, ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya at sa ating sarili ang makakatulong sa atin sa mga problema natin. So guys, huwag natin kalimutang tumawag sa Kanya dahil hindi niya tayo pababayaan. So, lagi niyong tandaan guys na
Ang lahat ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, kailangan mong samahan ng sipag at tiyaga para ito ay makamit mo. So, gumawa ka nga ng ganitong pampaswerte, pero hindi ka naman naghanap ng trabaho. So, anong darating sa'yo? Hindi darating, hindi kakatok sa pintuan mo yung trabaho para sabihin na, Juan, andito na ako, magtrabaho ka na sa'kin. Hindi yun gaganon, guys. So, kailangan magharap ka ng trabaho. Pag ginawa mo tong spell na to, kailangan maghanap ka ng trabaho para matanggap ka. So guys, samahan natin ng sipag at tiyaga lahat ng bagay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!